guys. Good morning. Medyo ang tagal-tagal ko rin na hindi nakapag-vlog. Matagal-tagal nga ba? Yung last vlog ko is last week, I guess, or 2 weeks ago. Medyo natagalan guys kasi nagkakaroon ako ng problema about dun sa pag-a-apply ko sa sa AdSense. Kasi lumalabas na meron daw akong Kesha? Meron daw akong dati na account. Kaya paano kaya yun guys, no? Yung paano kaya yung gagawin? O if ever, masasayang ba lahat yung ginawa ko na 17 mga videos na pinaghirapan ko? Sana wag naman. Kasi nakakalungkot naman pag ganun yung nangyari. Kasi di naman biro yung mga effort natin na ginawa natin, di ba guys? Meron ba kaya akong kagaya na YouTuber na nagkaroon din ng ganyang situation? Yung nagkaroon ng problema sa pag-a-apply sa AdSense. So if ever man, please help me guys para maayos ko na to. Actually wala naman akong naaalala na gumawa na ako ng account sa AdSense. Pero lumilitaw na meron akong dati pa. So di ko alam kung bakit. So I hope na I can hear from you guys na you can help me how to do it, how to solve this problem. Kasi hindi ko talaga alam kung paano. This is my first time but anyway, hoping na ma-resolve na yung problema after 2 days siguro. Sabi kasi ganun eh, after 2 days, after 48 hours, hindi ko alam kung paano yung mga susunod pang mga kabanata, ito nga. Okay, but anyway, life must go on. Habang hinihintay natin na ma-resolve yung situation about that. So, hindi naman ibig sabihin na hihinto tayo sa pag-vlog. Okay, guys? So, I must show you later, no, yung ginawa ko na kahapon na binunot ko na lahat yung mga... Di ba before you, on my previous vlog, ipinakita ko sa inyo na naglagay kami, bumili kami ng di ba, yung Carabao grass. Nilagay namin yung Carabao grass. Tapos ngayon, inisip ko, sayang naman yung place kung Carabao grass lang yung nakatanim doon. So, hindi naman kasi lagi doon play yung mga aso, no, or parang tiwangwang lang yung yung place. So, nag-purchase ako ng mga seeds online. So, nakapagtanim na ako yesterday. So, madaling sabi, binunot ko na yung mga damo. Tapos, nag-umpisa na ako magtanim ng mga, yung mga papaya na maliliit lang siya pero lalaki ng mga bunga. Hope so na ganun nga talaga yung kalalabasan ng mga itananim ko na yun yung nasa package na maliliit daw yung mga papaya tapos mamumunga daw na malalaki. So, yun yung mga itinanim ko, guys. And then, I don't have any idea about what is saluyot, Japanese saluyot is all about, but nakita ko na maganda dun sa dun sa online, so in order ko. So nagtanim ako, itinanim ko yon, ang dami ng mga seeds, so ibinubod ko lahat yon. Okay, since na nakikiayon naman yung ulan, dinidilig-diligan niya yung mga itinanim ko, so looking forward na on my next vlog, on my next videos, makikita nyo na yung mga sumusulpot-sulpot dyan na mga binihi na tumubo na. Okay, but for now, I have to show you guys yung before na itsura ng garden ko. And then I will show you
on my next video yung ano yung mga yung syempre yung progress ng garden ko. Syempre sa mga panahon na ganito eh kailangan natin yung kailangan natin magtanim. Kailangan natin ng mga ng katawan natin ng mga fresh na gulay no, na kakainin sa araw-araw. So we have to do something. Kailangan naman na lagi na lang tayong bibili. Na hindi naman tayo nakaka-sure kung ito ba eh punong-puno na ng spray yung mga binibili natin mga gulay. So we have to be resourceful, ika nga. Eh, gamitin natin yung mga place na dapat natin natamnan. Eh, yung iba nga, puro simento yung kapaligiran nila tapos nagtatanim sila sa mga paso-paso. How much more eh yung mayroon ka talagang lupa na pagtatamnan. Okay, so medyo low battery na yung ano, cellphone ko. I'll be back later, guys. Mag-charge muna ako. And then later, ipapakita ko sa inyo sa ibaba yung before na itsura ng aking garden. Okay, see you later. Like what I have said before, guys, ipapakita ko sa inyo yung garden ko, yung before. Alam nyo, guys, itong line na to, at saka itong line na to, yung nakatanim dyan ay ano, giant saluyot. Ay, no pala. Japanese saluyot. Pero, 2 weeks ago na, bakit? Ba't di pa sila lumulusot? Parang peke yata yung mga seeds na nabili ko, ah. Tapos, ito naman, mga ilang days lang yan, yung mga okra. Ayan, lumusot na sila, guys. Lumusot na sila. Naunahan pa yung mga tinanim kong Japanese saluyot. Ganun baka tagal na tumubo yung Japanese saluyot, guys. Tapos dito sa line na to, ano, bell pepper, I think. Bell pepper or sili. Tapos dito talong yata. I'm not sure. Dito kamatis. Kaya lang, it's so happy na tinanim ko sila. Mali din naman ako eh. Tinanim ko sila dito sa kung saan tuluan ng ano, tapat ng yero. So, nangyari, guys. Ayan, yung diretso yung tulo ng tubig sa kung saan ko sila tinanim. Ay, my gosh, palpak talaga ako. Ayan. So, hoping na sa mga darating na araw, lumusot na yung ano, lumusot na yung mga Japanese saluyot. Kasi excited ako talaga na makita sila. Itong mga okra, madali lang talagang tumubo yung mga yan. Nasubukan ko na dati. As well as the, ano, yung mga sili, madaling tumubo yung mga yan. Tapos guys, itong maliit na to, yung mga papaya yan. Yan, lumulusot na sila. Yung papaya lumusot na. Kasabay, na itinanim ko dun sa Japanese saluyot. Okay, so tumubo na yung mga papaya so far. At itong aking malunggay, ayan, nag-aagaw buhay. Di ko alam kung ano nangyari, bakit. Di naman ganun ka kaselan yung mga malunggay. But I don't know why ganun. Tagal na natanim yun eh. Almost a month na yata. And itong kaputol niya, wala. Hindi na siya talaga tumubo, guys. Tuyo na siya. I don't know what happened to this malunggay. Kaya ito yung mga ano ko. Mga nagsisitubuan na. Ayan, o. Ayan. O, diba, guys? Ayan. Ano ba yung tawag kasi dyan, guys? Doon sa mga pula yung ano? Pula yung tangkay. Nilalagay yan sa ano, sa munggo, pag nag-isa ka ng ng sardinas. Yun, guys, o. Gulay na yan. Alugbati. Yes, alugbati. Ito, o. Lagay natin sa ano. Ginawa niya ng ano,
paraan yung sarili niya. Ayan, dito natin siya. Ayan, okay guys. So, hoping na umasenso yung mga tanim ko. Nakikita ba ninyo guys yung sa doon? Yung para mga tangkay na may mga dahon-dahon. Raspberry yan guys. Tapos yung mga doon sa likuran niya, yung mga bignay. Galing yan sa school, yung bignay. Okay, hoping na ano, umasenso itong mga tanim ko dahil gusto ko talaga sila makita na ano, maasenso at gusto ko makapag-harvest ng sarili kong tanim. Okay, so thank you so much guys for again watching my vlog, and then please paki-pray na lang yung ano, yung approval ko sa AdSense na may problema ako guys. Di ko alam kung bakit naging dalawa yung account ko dun. So hoping na maayos na yun. Masettle na. Thank you guys once again for watching my vlog. God bless everyone, mga ka-case.